all the time. I'm not sure here sa game na to, maybe we could see a different situation kasi nga LGD with that ano kasi strategy, natatalo pa rin sila ng LGD eh. So we might see some changes dito sa OG. Yes. Mamalay natin. Talagang BCM at saka Yuragi na talaga i-focus nila dito. Mm-hmm. Ito yung unique kay OG eh. Minsan talaga, pinagbo-boss mode talaga nila si Amar. Yes. Diba? So, let's see. Hindi nyo nagustuhan ng fans. Very unconventional yung playstyle nila. And then, the one doing the micro are both Seb at saka yung sila Yuragi pa. Diba? Mm-hmm. So, let's see kung gano'n yung mangyayari. Pero opening bans muna tayo for both teams. Wala na rin yung team person ni Amar at saka itong Pac naman on the other side. Yung mga sustain hero, Wyvern tsaka Warlock. LGD opening things up with a Pangolier, early pick Pangolier, at tsaka Snapfire. Ang daming available na heroes, KJ ha, pero ito na pili nila. May Tiny, merong yes. Askar. Ang maganda kasi sa opening pick ng LGD, sa units pa lang ng nasagutan na nila yes. Yung unit gaming dito clear. Ng OG. And besides, I really like the bans of OG kasi still pick somewhat etong Chen kasi okay. Mahilig talaga mag-Chen yung LGD. Same goes with the other heroes na meron talagang heal. Halos lahat ng heal every single time, LGD meron talaga sila. Onti lang yung mga laban nila na wala silang sustain sa team fight. Tayo rin ba nag-panel nung boom? Ah, tayo rin. Tayo. Diba? Ay, kami, tayong tatlo nila dahil. Ah, okay. Si Tayo yung isa. Si Tayo nag-panel talaga. So, first day, yung sobrang haba ng ano natin. Ah, okay. Pero yun, heavily contested yung Enchantress tsaka Chen nun. Yes. Oh, heavily contested yun. Pero right now, Koenig, parang nag-iba na naging banning dito yung OG. Mas pinagtunan pansin nga yata siguro nila yung sustain dito ng LGD. Kasi nung mga past matches nila or kung sino man yung nakakalaban dito ng PSG-LGD, ang binaban talaga nila would be Tiny Razor. Eh. Pero now, pinakawalan and OG with the parang dito ng Bloodseeker. Kaya naman counterin siguro ng LGD. Ayun nga, which, I mean OG, which is ito, nakuha nila yung Bloodseeker. Pretty much denied yung pick na Razor, di ba? Dead Prophet, mga malalakas na hero ni Pete yan. Kasi yung Pango, pwede pa rin naman gawing mid yan. Nakita natin kahapon yun yung Dead Prophet ng Nostan Strat. Diba? Pag di nakagalaw yung Dead Prophet, parang hindi siya nakakabilang. Diba? Para so, siyang creeps. Let's see kung sino yung pwede piliin ng OG siya. Pero plus 1, OG, 1:1. Okay. Safety lang. Direk! OG tayo, Direk! Okay, ayun na. Sumingis na eh. Yung direct ha, hindi ako yung plus one ha. Yung direct. Okay. Sinabi lang, sir. Sinabi. Ginade ko lang ha, mga kaibigan. Pero ito, Razor ang binan. Ayun. Kasi pwede piliin ni Amar eh. Hindi na, pwede kunin ng LGD eh. Pwede piliin ni Amar. So, yan nga. Wise decision from PSG, LGD, on the other side. Dapat yung mga sustained heroes talaga. Yes. Even Dazzle, KJ, puro support yung bandito ng OG. Talaga yung mga sustain, sobrang lakas kasi ng LGD kapag meron silang ano eh, mga healer na hero. So, yes. Talagang essential for OG to ban out those heroes. And nakikita natin, kinuha nila yung Chen, binaban out nila most of the sustains na pwedeng maging malakas sa lane kasi yes. Dun na mag-i-snowball yung side ng LGD. And besides, maganda naman yung first 2 weeks ng OG nasa meta. Si Bloodseeker basically counters out itong si Pangolier. Pangolier, so, yeah. Maybe I'm thinking na pwede pa nilang i-position 4 although hindi na siya mas effective. Oo, mas effective sa position 4 but if they're confident enough na i-mid pa rin ito si Pangolier, why not? But yes. We'll see. Nakita natin kanina Biscos picking Snapfire as a core. Hindi diba? Naging ganun din ka-effective. For LG, diba, what are we looking at for Snapfire dito? Sino ang Snapfire picker nila? Fake Bian ba? Sinq? Or si, nagbimit ba ito na nothing si to say? Si Wai ang nakikita ko dito na... Fifth position. Oo. Parang si nothing to say, madalang ko na makita nag-Snapfire mid. Dominating hero talaga yung nothing to say. Sobrang hirap kasi ng Snapfire mid. Sabihin mong, yung item niya, BOT, BKB, afternoon. Sobrang vulnerable niya. Lalo na with this kind of hero na kahit may BKB ka, mahuhulit ka. Yan, guys. Perfect example na pag-interview. Huwag mong sasabihin yung strategy nyo. Sabi ni Taiga, Seb the Wind Ranger eh. Ayun, binan. Mga kaibigan, naniwala. Madali naman kami kausap eh. Seb Wind Ranger, ban Seb Wind Ranger.
Wala lang problema. Makakaibigan. Pero grabe rin kasi yung gale force niyan pag may Bloodseeker. Sobrang ano. Hindi ka makakatakas talaga. Diba? Pero yun na nga, makakaibigan, for PSG-LGD, yung kanilang first series sa may upper bracket, may mga mistakes na nagawa rin yung Boom Esports and talagang pinanish ng LGD yun. Na-suffocate yung Boom with those mistakes. Kaya nagtuloy-tuloy yung PSG-LGD. Pero ito, high risk pick, third pick Alchemist, KJ. Core Alchemy, I mean, carry Alchemist, offlane Alchemist. Pwedeng i-carry. Kasi yung bans ng LGD, parang may plano talaga sila mag-Alchemist dito with their third pick, Wind Ranger, Counter South Alchemist kapag naging heater type na. Kasi si Seb, kita natin yung Enchantress niya, biglang nagiging ano, right clicker na onto the late game. But with these bans ng LGD, it feels like pwedeng maging position 1 to na ni Ami. Lalabanan na lang. Lalabanan niya na lang yung Bloodseeker kaysa takbuhan. Yes. And nanalo naman din, na din sila nung huli nilang time na ginamit nila itong Alchemist. Maybe against Fnatic. Okay. Napanalo nila yun. Pero different beast tong kalaban nila. Sobrang mobile nito. Ha? Bloodseeker, IO, tsaka Storm Spirit. Global? For OG. On the other side naman, isang formidable. Ito yung nakita natin ng first series against Boom. Akala natin outpick yung LGD. Pero ang nangyari, PSG-LGD picking kung ka. Tinindigan ng PSG-LGD kasama yung Ursa, sila yung nag-push ng solid stronghold. And eto rin yung nakikirat ngayon with this Slardar pick. Mm-hmm. Haharap si Slardar, ininout silang dalawa nung Alchemist. Yes. Diba? So, PSG-LGD. Ito na rin yung parang naging simple initiation nila dito for the side of PSG-LGD. Sobrang hirap din kasi mag-rely sa initiation ng Pango all the time. Lalong-lalo na pwede pa mag-rack doon si Armstrong Spirit, diba? Yes. Ito, Slardar. Anong nilook forward ng PSG-LGD dito? Nothing to say hero or ito na yung Pangolier? Tingin ko, Cinco. Or, pero iniisip kasi dito ng OG na maybe we could see a carry. Carry or mid. Kasi yung binaban out nila, Tempter Assassin. Yes. So, they're thinking na baka ilagay sa position 4 etong si Pangolier kasi nga na-counter out na ng isang Bloodseeker. So, you know, puro course pa rin yung binaban ng OG. So, it feels like yun nga yata yung magiging possible for LGD na i-rotate eto si Pangolier as a position 4. Yun yung maganda sa mga heroes talaga na opening eh. Yung pwede talaga i-adjust flexible, yeah, kapag ano na, na-counter na, but we'll see kung confident enough ba eto nga si Nothing to Say with this Pangolier. Mga kaibigan, I think KJ, yes, yung sa PSG-LGD versus Boom, yung mobile na heroes ng Boom, nasagot ng PSG-LGD yun with strong unit nga, pero may sustain yun. Pero dito, wala silang sustain ngayon. Wala silang Chen, wala silang Warlock, wala silang Enchantress, diba? So, walang Wyvern. So, paano kaya sasagutin to ng PSG-LGD? Which is, doon naman nag-excel ngayon yung side ng OG. They got the IO, they got the Chen, diba? And in terms of, ay, medyo matagal pa yung bro, Troll. Fifth pick, Troll Warlord, mga kaibigan. Ala. So, offlane Bloodseeker sila. Amar. God mode na naman si Amar dito. Well, I think okay lang naman din tong troll na pick Koenig in terms of the leaning stage. Kasi tingin ko yun yung tinignan talaga na ang OG. Eh, na pag nilin nila si Bloodseeker kay Slardar, babalagbagin lang ni Slardar sa leaning stage. Hampas-hampasin talaga. Kesa naman talaga yan. Oo, oh, eh, pag si troll at least may fighting chance sa dito. Early madness. Ewan ko nalang kung makatakbo yung Bloodseeker mo na yan. Rapture dyan, tapos takbo na siya. Pero last pick naman, mid laner, yung inaantay natin. Nothing to say. Wala na kasi yung death profit. Okay sana eh. Nakukulangan ako sa tower damage na itong side ng PSG-LGD eh. Yeah, so far, kulang sila ng ano dito eh. Burst damage. Kasi kung titingnan mo yung dalawang healer, sustain ng OG, sobrang lakas eh. Kung hindi mo sila mapapatay with the initial team fight, babalik at babalik yung buhay nila. Maliligtas lang ng IO together with the ultimate of Chen. So, they do have Slardar naman kahit papano na, alam mo yun, mapapalambot yung mga target nila, but they still need a hero na sobrang high damage dealer. And we'll see what's gonna be their last pick. Kaka ayaw mo rin na PSG-LGD magkakaroon kayo ng long team fight, lalo na sobrang nakasa sila dito sa chemical rage na Alchemist.
yung Rolling Thunder ni Pango, pero ito na yung last pick nila. Juggernaut! So, mid-Alke? Pango! Mid-Pango? Hindi, mukhang support ano nga yata talaga. Support Pango. Ay, support Alchemy! Support Alchemy, mga kaibigan. Nagkasaykuhan na po. Ganyan ka, kumbaga, mind games. Akala natin, yung Alke, position 1 na, di ba? Pero nag-react ng pick ito, yung Raggy Troll Warlord, ang ginawa naman ng kabila, nag-react rin naman yung pinsan niya pinili. Yung Juggernaut. Magkakilala kasi yan eh. Magkakilala kasi yan eh, di ba? Pero, yun na nga. With that being said, game number 1 draft. Heavily in favor yung odds with, ano, ha? With the LGD. Tingin nyo, for game number 1. Sino mas nagustuhan yung draft? OG. Sir Mike? Ako mag-LGD pa rin ako. LGD all the way. Ako, parang nagustuhan ko yung draft ng... kasi ako, believer ako ni Eternal Envy. Kung sobrang galing na ng kalaban, yung mag-Dota, gumawa ka na ng chaos na hindi maintindihan. Diba? And I think ito yung pwede kong asahan with the OG lineup. So, let's see mga kaibigan, ano masasabi ng ating casters na tuwan to ha? Totoo, natalo man ako pero pasok pa rin sa TI, ha? Ate Ishi and JB, thank you. Yeah, thank you, KuyaNic, and sa panelists natin dyan. Oo nga pala, Ate Ish, no? So, ang balita, swak na nga ang EG. Dahil nga dun sa sad na pagkatalo ng Fnatic earlier sa Beast Coast. Pero... punta muna tayo dito ngayon sa game. Alam ko masaya ka, Tish. Anong tingin mo dito ngayon sa ating game number 1 between these two? Actually, malungkot ako natalo yung parlay ko eh. But anyways, dito, I think I would agree with KJ. Mas gusto ko yung draft ng OG. Yung draft ng OG this game number 1. Just because kasi there's a troll, Bloodseeker, and then Ayo, and you're going against like puro melee heroes ng LGD. Diba? And yun nga, yung Slardar din ni Faithbian is kinda got countered by Troll. Pero, yeah, we'll see, you're still going against LGD, and then yung Troll all throughout this tournament, hindi ganun kaganda yung nagiging win rate. So, yeah, we just have to see yung execution. Ayun nga, it still falls down to the execution. Pero, tignan nyo naman yung live ads, mga kaibigan dyan sa rivalry, napakataas po ng odds dito sa OG. Ibig sabihin niya, madong-namado yung LGD, ha? Pero, Tisha, yung Slardar ni Faithbian, I would say, steel pick na lang din to. Kasi isa to sa mga ginagamit ni Amar. And kung yan nga naman yung magiging offlane nila, tapos ang gagamitin dito ng LGD na core would be itong si Alchemist, it would be a very hard laning. So, siguro, adjustments after adjustments yung ginawa dito ng LGD on this game 1 draft. Oo, totoo yan. Saka, eto yung nakakatawa kapag may mga LAN tournament, eh, no? Isip yung mga ganyang nabubuong klaseng hero, lumalabas na hero, di ba? Like, parang all of a sudden, yung mga most picks na heroes is getting ignored, di ba? So, like, it's, kaya nakakatawa din talaga kapag may mga LAN tournament or gantong papalapit na yung TI natin. Ngayon ko ba, mga nagkakaano yan, yung iba nagtatago-tago pa ng mga ano yan, ng mga estratehiya going into TI. Pero syempre, this is still a different, no? A different league. So, ito nga, meron po muna tayong post. And habang naka-post, mga Seb, register na nga pala kayo sa Rivalry kung wala pa po kayong account. So, don't forget to click the link dyan sa may pinned comment, yung rivalry.com/luponwxc. So, ayun nga, mga Seb, if ever you have questions, PM lang sa Koenig's page. Yun. Ito din yung ano, I don't exactly know yet why, but there's a lot of teams na nagpa-prioritize ng Dire over Radiant. Kung mamimili ka ng side, ano. Dati kasi, di ba, mas gusto nila yung Radiant just because it's much easier for you to contest or fight around Roshan, especially kung may Roshan taker na hero ka. Pero yun nga, like this makikita mo typically yung win rate ng Dire is actually mataas, yeah, 62% win rate yung Dire compared sa 37% win rate lang ng Radiant.
Any thoughts, Tish? Bakit nga kakaya ganun? Maybe because they're anticipating that Roshan, so actually I don't know yet why exactly that is. Is it the camp? Pero wait lang. Pwede, no? Pero let's just see. ATF on the bottom, mga Sep. Katapat niya would be itong ang si Juggernaut. So, ox lang yan. Technically, mag-farm lang itong dalawa. Matigasan lang sila ng mukha dyan sa bottom. And the BZM on the mid, ito yung masasabi natin na kailangan na mag-step up dito nitong si BZM. Yung mobility niya, yung makakapagbigay ng space for his team. And na-point out nga ni KuyaNic na different beast yung kalaban dito ng LGD given na mobile. Most of the heroes dito ng OG. No, totoo. Saka dito sa side ng LGD, it's going to be a hard game para kay nothing to say, no? Since he got completely countered dito kay Bloodseeker na pick. And alam natin, di ba, all throughout, like sa, even sa regionals natin, na kapag na-counter yung panggolier mo ng Bloodseeker, sobrang underwhelming niya every single teamfight. And then, syempre, ma-force ng LGD commit yung Rapture sa ibang heroes nila, di ba? But still, that's like the least thing na nasa isip ng OG dito. Talagang ang focus lagi ng Rapture na kay Blood, Pangolier. Pangolier, yes. Pero, wala eh. Nothing to say, talaga namang ballsy siya dito ngayon, knowing na ginawa pa rin nilang core dito yung Pangolier regardless. So, ano kaya ang gagawin ng OG dyan sa may bottom lane? Kasi syempre, let's say na itong ang si Juggernaut magkaroon ng, you know, stable lane. Baka lumaban agad sila eh with that Alchemist. Feeling ko pwede silang bumalagbag agad. So, mahahayaan nila makapag-farm itong si Juggernaut. Oo. Yeah, it should be a pretty easy peasy lane kay Ame dito sa baba. Pero wait lang, may stun tayo naka-queue. Oo nga, no? Babalak. ATF, pwedeng mabigyan, pero... Hindi muna. Pati. Oo. Kumakamot pa nga itong si Juggernaut. No. Nako po. Medyo maganda yung laning na pinapakita dito nitong si Tyler. Saka din. Swerte din kasi ni Chen. Isa yun sa mga like napaka-buiset na neutral, ano? Ayun, no? Yung Harpy na yan. Yun agad yung nag-respond, di ba? Layo din kasi ng range, tapos malaki yung mana, so like pwede mo siyang i-spam sa lane. Tapos before level 2 pa kay Juggernaut, so, I mean level 3, so wala pa siyang healing ward. Oo, and medyo mababa pa stats niyan, talagang kukurot muna siya pagka natatamaan siya noon. Pero ayun nga, medyo lag lang ata sa side ng OG, so meron tayong katiting na pause. Ibabalik naman in a bit. Oo. Ayun na nga. So, sa side dito ng OG, yung halos lahat ang lane nila eh. Hindi ko nakikitang talagang mabubuisit ng sobra dito sa lineup ng LGD. Kasi yung inya, yung lineup ng LGD, they're kind of slow. You know, they wanna, tawag ito, play the game in terms of like, iiwas sila sa mga rotation from Storm Spirit, Bloodseeker. Ayan, siguro not until makuha ni Pate Beyond yung Blink Dagger niya when they start looking for fights. Yung counter ni Shade din nila, it's so kasi yun nga yung Pangolier na counter ng Bloodseeker, and then si Slavda, diba? Hindi naman siya like sobrang laking AoE na stun na pwedeng mag-punish ng mga Shade. Yep, pero BZM controlling itong si Tango on the mid, pero wala naman masyado nangyari. And ayun nga, sa may top lane, as Atisha pointed out, ito nga si Slardar. Kumbaga, kung aasahan mo siya sa counterplay game, badly needs an item. Diba? Yun eh. Kailangan talaga dito ng isang Slardar na, you know, umaman. Bago siya maging ganun ka-reliable in terms of counter. Diba? Mm-hmm. Yes. And I think I like the Chen, like dito sa meta natin, yung sustain na ipoprovide niya. Saka nakita natin doon sa entity, di ba, yung medyo zoo na meta sa kanya, like sobrang daming units. And then as a position 4, you can help out taking objectives. Ayan yung mga tore, since hindi ganun kalakasan na si Bloodseeker na mag-take ng tore. Oo. Pero, Seba, paayos siya dito ngayon. So, talaga namang todo protect na.
ang kanyang gagawin dito kay Roll na tingin ko at ish magme-make sense para din masabayan yung timing na gagawin dito ng LGD. Diba? If LGD wants to stretch the game, then OG meron silang pang balagbag on that timing as well. Oh. Oy. Teka, sa mid lane, magandang kill to, pero dundong cancel ni nating to say as he knows na makakasibat nga itong si Storm. Pero, pakaba na yan, ha? Pakaba attempt na yun. Wala dito kay nating to say, pero grabe naman yung ating, ano, yung game taste. Parang alam mo yun, arangkada na sabay biglang, oops! Biglang may bawi. At least, saka sipin mo, 5 minutes in, no, wala pa na gano'ng nagkakapatayan dyan, diba? And alam naman natin yung LGD, sobrang aggressive din yan na team. Same goes with OG. Pero parang piling talaga nagkakapaan talaga yung parehong side, eh. Kasi nga, medyo greedy din naman. Hindi naman sobrang aggressive din ang lineup ng OG. Like, meron silang Troll, Bloodseeker, like those heroes, they also need farms and items para magkaroon ng impact isang game. So that's why both teams are okay with what's happening. Yung right-clickan lang or farm lang muna. Yan. Kala ko nagbabag eh. Kasi may nadinig akong nagtitimpla pero nasa mid na pala. Itong si Alchemist, nothing to say. Eh, sinimulan lang siya dito nitong si Kuya mong BZM. But then again, wala naman masyadong kaganapan. Though, two supports ng LGD tumalaw sa mid at mukhang approaching na sila doon sa may top lane. Given na itong bottom lane nakakapag-farm itong si ATF, Cookie nandun na, pero sustain ni Seb na andyan, tamang timpla. Itong si Kuya mong Innocent Son, that Alchemist, beautiful disable, pero itong si Uragi, nabuhay pa nga ng bahagya, pero onting bawi lang yun. Sabi dito na itong si Fate Beyond, that's gonna be the first blood by LGD. And mga Seb, yun nga po yung ating first blood by Rivalry. And if ever wala pa kayong account, do click the link sa may pinned comment or yung rivalry.com/luponwxc. And if you've got some questions, PM lang sa KuyaNic page, matutulungan natin kayo dyan. Okay? Yo! Yes. Pero kahit, ayun nga, it's a great rotation, don't get me wrong, yung ginawa ng LGD doon. Pero sa side ng OG, kita mo kasi yung deny nung ano, troll, 17. Kung ano. Talagang hikaos na yung Slardar, hindi lang sabihin. Pero, teka lang, they've got punished. Napakaganda na sagot dito ngayon ng LGD as they are trying to push the balance. Pero yun ang shint yung nakuha na. Pero busy mo lang ng mana. And yung Ragis positioning, medyo delikado. Nakapag-flop siya dito ng trans. Sabay kuha dito kay Slardar. Sabay ATF sa may ibaba. Tsaka si Juggernaut na ipagbalagbagan lamang dyan. Look at that, Uragi still fighting. Tamang timpla. Ito na naman si Innocence, mga kaibigan. Double kill para nga kay Uragi. And ako po, tamang appear sa mukha. And Innocence, not so innocent na. Triple kill para dito kay Uragi. Quick turn around right there by OG. Nicely done. Yeah, for sure. Saka, ito rin kasi, di ba, limited din talaga yung damage dito ng LGD sa ngayon, whereas you have Storm, you have Troll, and this, since ang haba na nung teamfight, nabuhay na ulit yung ayo mo, so you have like that extra refill ng regen kay Storm dun sa second go-around ng teamfight, di ba? So, meron pa sila yung bubuga. Whereas nakita mo, si Innocent, si Pangolier, si nating to say, wala na siyang mana. Like, kahit na like he was trying to chase or i-pin down si Troll, pero nga, since he's lacking mana, it was just impossible. Ayun na nga, mga kaibigan. Kumbaga, nag-greedy na lang din yung LGD kahit papano. Well, kasi, as I have said, yun yung weakest lane nila and sinusubukan na lang ng LGD na i-push or balansehin yung game by, you know, punishing the strongest lane of OG. Pero hindi, ready din kasi itong si BZM and the guys na suportahan yung gustong gawin nga dito nitong si Uragi. And turned out pretty good para dito sa side ng OG. Oo. Saka yung LGD, they really need yung or yung Mortimer's cases ng Snapfire ni CNQ for them to deal that quick burst damage, especially dun kay Troll, di ba? Kasi nga, the sustained game sa side ng OG dito, ano, JB, like Ayo, plus the Hand of God, plus nagka-mega pa, di ba? Kung sino man, or kung may mag-earn pa, di ba? It's just way too much. And since yung Juggernaut mo,
is not gonna provide that burst damage yet since kailangan pa niya ng item. Baka ma-sustain lang lahat ng, let's say, patama ng Mortimer's Kisses. Or like ma-initiate ng Pangolier Ultimate, diba? Yun na nga. Vessel is key talaga for LGD and I think si Alchemist na lang ata bubuo nun. Tignan na lang natin kung dun nga ba papunta yung LGD. But I'd like to point out, itong si ATF, mga kaibigan, sobrang taba at the moment. Literal, he's about to pick up his Maelstrom at 11 minutes. Aga niyan, mga Zeb. Truth be told, as an offlaner. Pero yun kasi nagiging meta ngayon, Leish eh. Kumbaga, I would say itong si ATF yung naging meta shaper para sa mga offlaner natin. Pero? Okay. Datot, ito nga ngayon si Innocence. Mukhang malalasing siya sa sarili niya. Inumin, and that's gonna be BZM getting that one. And the possibility na mapush na din ng OG itong bottom. And no way na para pumunta dito yung LGD. Suicide yun pag nag-TV pa sila dyan. Oo, yeah. Saka, yun nga, LGD, they just... They need to relax, you know, kailangan mo na nilang indahin itong mga early aggressors from OG just because, yun nga, yung hero nila is a very timing-based, they need items. Saka, I mean, kilala naman natin yung, ano, diba, yung LGD. Even though they're playing from behind, as long as na si Ame is farming, you know, they're on a pretty good spot. Pero this time around, though, he didn't go for the typical na nakikita ko na juggernaut na going for Hands of Midas. He's going for actually Meryl this game. So I think yung LGD parang nag-iisip dito na sumabay sa paparating na aggression ng OG. Kaya ganito rin yung naging item ni Ame. Kumbaga fighting, farming, ayan, sa kahit papaano. Kasi parang nakikita ko sa kanila, parang kukulangin na sila. Kasi nga, sinating to say, di ba? Completely counter this game. And well said, Ate Ish. Pero sa men, talagang gustong sumapak dito ngayon ng OG at mukhang mabibigyan itong si Sintiu. Meron nga pong na-rupture sa Mike Edley, pero Rolling Thunder by Nothing to Say. Tatamaan na nga dito ngayon itong si Kuya Bong Storm, but there's Io saving the day. Madedelay yung pagkamatay dito nitong si Storm. Reset, sabay balik dito sa teamfight on this mid lane. All man 5, sabi dito ng OG. Okay, napaganda ng pagkakadrop ng Bloodrite. Wala masyado madaanan dito ngayon itong Slardar. That's gonna be his death. Pero Hand of God sustaining day 2. Nothing to say, he's got nothing to say, literally. Yun na nga po yung Mortimer's Kisses nitong si Shinkyu. And this is war, sabi ng OG. Balagbagan 101, Shinkyu mukhang kamote. And that's a double kill para kay ATF. This is gonna be the mid lane to be destroyed by OG, that's for sure. This is five-man Dota, sabi ng OG. Yeah, akita mo naman ng JB, di ba? Talagang kinulang sa, kulang na kulang yung LGD sa damage and plus may relocate pa from Io. So, like, yung safe pa lang dun, ang ganda. Saka ito pa yung isang nakita ko, no? Ang ganda nung pasok sa ni Faith Beyond bago pa mag-start yung fight na yan, yan kung na-rewind lang ng onti pa. Pero wala kasing follow-up damage, eh. Dahil wala si Sinky, wala yung Mortimer's Kisses nila. As long as you don't have Mortimer's Kisses, like, I just don't see, like, LGD grabbing a clean kill dito sa side ng OG. And nakita mo yung damage yung Juggernaut kayo na he was, like, naka-Blade Fury, but then again, Hand of God. Di ba, that's all the damage ng LGD na sustain lang ng supports ng OG. Ayun na nga, kailangan unite talaga dito. United talaga dito yung LGD with their skills, no? Gaya na sabi ni Ate Ish, para makadelete sila ng isang mabilis. And problema din naman for OG pag nawala na agad yung dalawang supports. So tignan na lang natin kung paano yun i-accomplish ng LGD. Kasi yun yung pinaka-ano nila eh, winning potential nila eh. Oo, and it's not the easiest jumping into the backlines dito ng OG, no? Dahil, like, wala pa silang mobility item, they don't have the blink dagger yet. Like, wala silang katulad ng heroes ng OG na spirit heroes that could easily get into the jump line ng team, di ba? So, yun nga, sabi mo, like, ang dami nilang bagay na kailangan gawin for them to win a team fight. Siguro, ang isang nakikita ko, just split the map, maybe caught OG, like, off guard. Pero knowing OG, pag mga gantong klaseng bagay, maaga nang nag-group up yan, di ba? Oo. Kumbaga, alam kasi ng OG kung kailan sila maglalaro eh. No? Alam nila kailan nila ipopush yung issue. Though, alam naman natin, dyan kasi si Seb sa ngayon. So, experience-wise, talaga namang heightened dito yung OG. Pero... kung experience lang din naman ang pag-uusapan, mga Seb, LGD's got that already.
Pero grabe yung nakaw ng stock dito ngayon. Kinawatan, Tish! Pinirata! Thank you. And then with the troll, with the army, they're going to go to Roshan. Walang magagawa yung LGD dito. They had like kind of okay vision, pero wala. Uh-oh. Since they are so behind this game, hindi I don't think they can even contest. Uh-oh. Ayun na nga. Napakahirap nitong catch-up game ngayon for LGD. But as we've said earlier, we've seen them play many catch-up games na gagawa naman nila. Bigyan lang talaga ng pansin itong si Ame. And Ame knows na kailangan niya mag-back as these guys are just around the corner. Pero, okay, yung OG, Tish, tingin mo matatapos nila to as early as possible to the point na hindi na mag, you know, tataba pa yung itong si Juggernaut? I mean, they can if they want. If pero kasi parang ano eh, mahirap din. At the same time, you have to respect LGD. And the end of the day, na alam natin na they can drag out yung game. Pero kung mag-force nila, let's say, like, ma-pick off na ma-pick off si Juggernaut, si Ahmed, I feel like baka maagang mag-top out yung LGD dito. Okay. Tignan natin. Pero Juggernaut's already approaching for his, Ylnir? Ayan. So, two components away pa. Medyo may kalayuan, pero ayun nga, hindi pa naman siya nadadali dito ngayon. Pero yan, yung kalalagyan ng Pangolier na naka-rupture, mga Zeb. Dinugo ng literal itong sinating to Sin. Mukhang si Shinkyu sasama pa sa Dreams. Tunay na kaibigan si Taiga. Tumagal pa, mga Zeb. And that's gonna be the hand of God saving the day. Blade Fury, just so he can escape. Pero hahabol pa din naman dito ngayon yung buong magto-tropa. Bloodrite, right on time. Double kill for BZM. And these guys, not yet stopping. Talagang manararanggan lang sila dito ngayon. Pero yun ang OG. Kailangan nilang respetuhin yung base kahit pa paano. But that's 3 heroes down, 2 cores. So, beautiful para dito sa OG. Yeah, panigurado. And yun nga, like, nothing to say. I feel bad for this guy. Sobrang na-countered yung hero niya. Baka hindi mo siya makapaglaro ng Dota dito sa game number 1. And this is gonna be like the story nitong next minutes natin with an Aegis of Immortal and OG. You're just gonna keep playing on the Radiant side of the map. I don't know how can LGD catch OG off guard. Kasi alam nila eh. Alam nila yung LGD, they're going to try to make a play. So as long as na magpa-play together yung OG, like, it's hard to see na makaka-comeback yung LGD. Ayun na nga. Kailangan makaka-comeback lang ata dito yung LGD kapag ka naghiwa-hiwalay pa yung OG. Siguro yun na lang yung nakikita natin dito na window of opportunity ng Radiant side. Pero with what's happening, kung nakikita mo yung positioning stage ng LGD ay ng OG, oh. 'Di ba? Talagang ano eh, within the reach of each other. Hindi pwedeng sobrang layo nung isa. Pero Alchemist, he's a gunner. That's just a support. So, info yon para sa LGD. Yun na, nakataas na kasi natin to say. Okay. Di saka, ang isa pang rason na nagpahirap dito sa side ng LGD is, ang aga masyado nag-online ng troll. JB, like, kasi medyo nag-feed sila ng deaths dun sa taas eh. Imagine mo kung hindi, well, let's say, okay, napugo nga si si Faith Bian sa Slarda niya, pero medyo expected na yon, di ba? But if troll wasn't like having a free lane plus may extra kills pa, siguro baka nagmedyo deep wala pa sa OG yung Aegis of Immortal, like the kill score isn't like this skewed, di ba? Pero nasisignalan ng LGD yung si Storm. So wala silang way to catch up to that guy with those three heroes na nasa taas. Info lang meron sila, but then again, hindi naman nila kayang sabayan yung apat dun sa baba. Faith Bian's positioning is compromised. Hindi na din nila pupuntahan, no? Maganda. Maganda yung Radiant base nila. Ano, glyph, ah? Maaga ito. Ayun nga, ang aga, pa-approach pa lang yata dito yung buong tropa ng OG. Ayun, buong barangay ng OG yan, Seb. Boom barangay yung nahanjan at Alchemist, walang patutunguhan dito ngayon sa mga ibaba. So na lang yung nagiging biktima ng OG sa yung sumasalo ng galit nila. I feel like knowing LGD, they might even give itong rocks nila. Kasi ano din eh, alam nila, I don't think they can fight. 30 seconds maybe, pagka palapit na pa-expire yung Aegis ni Storm.
maybe oh. they'll try, pero pag hindi sila nanalo, baka makakit pa yun ang maag ng GG. Posible. Hindi din naman malayong ganun ang mangyari. BCM diving in, Blood Right will be there to silence him, and ayun na nga si BCM, kukuha kay Shinkyu, pero Rolling Thunder by nothing to say, nicely done, pero yun lang mga Seb, ito ang si Ami. Kailangan niya nang mag-farm ng maigi. Pero, that's the racks down. And, I would say, sulit na sulit yung Aegis. Oh. Saka hindi mo na-expect na first Aegis, first racks agad. Hindi na tinigli, pag first Aegis, okay, clean up lang tayo ng outer towers, no? So, oh. mga tier 2, tier 2, control lang tayo ng isang side ng mapa. But since LGD is so behind, like, they could easily just walk into the high ground, no? Kasi alam nila na, they just can't take a fight yet, yung LGD yes. dito. Hindi pa talaga nila kayang pumalagbag. Si Kuya Nick nakangiti sa Gedli. Kanina nangasar na masaya daw si Ate. Mukhang saya naman yung masaya ngayon. Diba? Pero, let's see. Okay. Okay, good control. Pero, yung Raggy, pabalagbag ito na nga ngayon si Slarder na. Unahan na siya yung gusto. Siya yung napigyanin natin ko sa inyo. Mukhang hindi naman na siya dito ngayon titignan. Pero yun na nga, nag-bounce lang doon sa neutral nga. Yung Omni slash nitong si Ame Amar. Nananap po. Pero nothing to say. Gulong-gulong lang dito ngayon. They see me rolling, but they not hating. Wala kami paki sa'yo. Ito ngang si Kuya mo BZM diving in Juggernaut. He's about to die. Sa yung kanina pa nag-farm, nabigyan na naman si John and Gigi. Tinawag na earliest na ata to ng OG dahil 22 minutes yung earliest game nila before. And 21.48 lamang to ngayon mga Sep. What a play. And grabe yung ginawa ng OG dito. I can't say anything. Yeah, like they completely dominated LGD, di ba? Like sa drafting pa lang naman nakita na natin, di ba? It's hard to see kung paano mai-execute ng LGD yung lineup nila. Pero yeah, OG just really prepared going into this game number one. Ayun na nga. And hindi ko alam, iwan na natin yung breakdown dito sa mga panelists natin. Sobrang ganda ng laban and wala, hindi ko talagang mahanap yung words kung ano yung sasabihin doon for OG. But then again, Kuya Nick and the guys, mukhang sila yung meron masasabi para sa game na to. Siyempre, panel kami. Game number one in favor of OG. Ito ha, balikan ko lang sinasabi ko sa inyo kanina about Eternal Envy ha. Ang quote ni Eternal Envy is, "When game is going bad, I just want to create chaos. Create so much chaos that no one understands Dota anymore." So I think with OG, ganun din yung ano nila. Alam ni TI8, di mo inaasahan na ganito yung hero ni ganito. Di mo alam inaasahan yung hero na ganito. For the draft kanina, I think ilang beses tayo nagkamali. Position 1 Alkay, nagkamali tayo, di ba? Position 1 Yuragi Bloodseeker, nagkamali rin tayo, di ba? So I think it's all part of the plan for OG and this goes to show the flexibility na meron yes. yung OG. Pero what happened ba nung game number 1 na Sir Mike? I think nahihirapan dito yung PSG.LGD nung time na dito ko talaga nakita ko kung saan nag-share yung OG. Yung time na hinahabol nila si Yuragi sa may top. Then na-turn around pa yun dito ng OG na nabaliktad pa nila yun into a triple kill for Yuragi. Then na nagsimula mag-snowball talaga yung OG. Nahihirapan na rin dito mag-initiate ng teamfights yung side ng PSG.LGD dahil OG ever since that time ay nagsama-sama na sila. And kita mo naman kung yung galawan dito ni Patebin sa may mapa, hindi na siya talaga nakikigulo pa eh kasi alam niya na kumpulan na yung OG na pag nakisama pa siya ron eh wala rin siyang gagawin, manonood lang. KJ, question, tingin mo ba intended yung support Alchemist na yun? Actually tingin ko in-adjust na lang nila eh, but I feel like it all comes down sa draft talaga ng both teams kasi alam naman natin na ang lakas talaga ng LGD. Ako nga kanina nung prediction nagdadalawang isip ka ako kasi maka LGD talaga ako but by looking on the draft, talagang lamang na lamang yung OG. Sobrang kompleto sila sa Ricardo. And I really like the adjustment of Bloodseeker onto the offlane and then by picking out that Troll. Kasi Troll is one of the best heroes to counter out Slardar onto the laning phase. Kasi panlaban ng Slardar would be his right leaks but the evasion miss ng skills ng isang Troll, mahirap talagang pumatay ka agad. And
kita naman natin, ang hirap talaga sa heroes ng LGD. They don't have this burst damage na kapag talaga maiwanan ng onting buhay yung heroes ng side ng OG, talaga mabubuhay talaga with may chin pa, tsaka sustain, IO, diba? Yes. And I think it goes down to which adjustment was better. Yeah, yung adjustment nung Alchemist, talagang awkward eh. Diba? Yeah. Yung kabila, sync pa rin eh. Mm-hmm. Mahila lang yung Storm, lapagan mo ng Blood Rite, pasok pa rin, di ba? Tsaka sa item ko, Nick, gusto ko i-point out yung naging item dito ni Yuragi. Kung isipin mo, troll, ang papasok na isip dyan, it's either Maelstrom or Battle Fury. Ang ginawa dito ni Yuragi, nag-mantastel siya, which is pang-dispel doon sa may lucky shot ni Pangolier. Tsaka yung cross base dito ni Slaughter. Kaya nakita mo, nakakasama rin siya agad sa teamfight. Early teamfight ka agad sila, di ba? So, and I doubt na ito yung gustong oras ni Ami para sumama ng teamfight. Napilitan na siya kasi talagang sumasagasa na rito yung mga heroes ng OG. Though, ang kita ko naman with LGD is that bihira ka makakita pagka major, whether it be upper bracket or lower bracket na mag-early GG. Mm-hmm. Makikita mo yan sa group stage, tama? Wow. Pero for LGD, alam nila yung capability nila. It's a bad game talaga. Yes. So tanggap na nila yon. So what they did was early GG, push na yung lower, hindi natin nilalaban yan, let's plan for game number 2 na agad. Diba? So, KJ, speak of game number 2, anong adjustment yung kailangan gawin ng LGD for them to have, para makita natin yung dating yung expected na LGD na alam natin? Tingin ko this time, Kuya Nick, ipa-priority pick nila yung mga sustain na heroes for the first 2 picks. Kasi dun sila malakas eh. At saka malakas talaga yung mga sustain na supports this meta. And nakita natin yun dito nga sa OG. And respect ban siguro for the IO ni Seb kasi halos lahat na nakakalaban na OG would definitely ban out that IO kasi ang daming impact talaga sa game, parati niya naliligtas together with Taiga, with Chen. So I think isa sa mga ano yun, key. Sipin mo, may Winter Wyvern kanina, nag-i-snowball yung OG. Isang Winter's Curse lang, makakaporma na yung LGD. Tsaka diba? Hindi sila magsasama-sama ng gano'n. Tsaka isa pa ko yung nikad lang sa sinabi ni KJ. Tingin ko bigay din nila yung isa sa mga hero talaga ni Sinkyo kung saan nakakapag-create ng sobrang place. Laking space sa early. Hindi niya nagawa kanina yun eh, with a Snapfire. Yun nga mga kaibigan, pero with that being said, ang ating game number 1, MVP, ay, Derek, sino yan? Yuragi, napakaganda. Bagong ayit yung ulo ko eh. 7-1 and 6. Alam mo, narinig ko yung ano eh. Narinig ko yung drafting nila eh. Ah, ang sabi. Nung 5th pick na... Nung 5th pick na, sabi ni Taiga, nagulat si Taiga eh. Uy, nag-slaughter! Eh, syempre, bloodseeker si Yuragi eh. Pre, kaya mo ba yung ano? Hindi, sige. Troll ka na lang, gusto ba? Sige, G lang. Wala ba nag-text sa'yo? Hindi, narinig ko. Nasa Discord. Nasa Discord, yun. So mga kaibigan, kita mo naman na kahit Bloodseeker, kahit Troll, palag-palag si Yuragi. So napakagandang flexibility. And si Seb, talking about Seb IO, war machine yung kakampi niya eh. Kukompliment niya lang yung war machine na yun eh. Kumbaga, pag sumugod ka, andito ako. Pagka napahama ka rin, andito rin ako, di ba? So ang gandang compliment para sa OG, mga kaibigan, and Amar, ilalapag mo lang, sabi ni BCM, ilalapag mo lang. Hihilahin ko, lapag mo. Okay? Simple lang, ha? Kasi sa una kasi, sabi ni Amar naman, yung Bloodseeker, roleplay, hindi naman pangbakbakan niya, di ba? Sinigawan siya ni BCM doon. Hihilahin ko, lapag mo. Ganun yung nangyari, mga kaibigan. Game number 1, nakuha ng OG yan. Pero question is, tingin nyo ba game number 3 ulit to? Tingin nyo moment, alam nyo naman yung OG. Mm-hmm. Pag naka-momentum yan, talagang momentum talaga, di ba? So, ano tingin nyo for game number 2? Anong basa nyo? Para sa akin, I would like to see a game 3. Okay. Dito sa series na to. But, sabi mo nga, Kuya Nick, momentum man based itong OG. Pero, Chinese teams kasi, and especially LGD, is one of the best teams na to figure out yung pagkakamali nila nung first game. So, I think kaya nila mag-adjust kaagad with the second game. Kaya, ginigi kaagad nila. Hindi na sila nagpabugbog talaga ng sobra para nandun pa rin yung ano nila, level of thinking na, okay, GG next. Alam na nila. Yes. Alam na nila, mga kaibigan. Pero, yun na nga, ako naman, mag-game to mag-game 3, walang problema eh. True.
Yung iba kasi, yung iba kasi mo-parley pa ng ano, mo-parley pa eh. Yung nangyari yung parley. Eh, huwag ko ba, pero ito na nga. Let's bet muna mga kaibigan eh. Pangit, pangit ang LGD game. 1.39 lang oh. Eh, di pag OG ka, 2-0 na yan. Ha? Doon tayo sa mga under-over tayo. Ah. Yan, under-over. Eh, parang di kayo mananayan ng rivalry.com/w1wxe. Under-over 35 minutes. Tingin nyo. Over, over. Under. Pero over na lang tayo. Mas ma... Hindi, doon sa kills na lang para maganda. Hindi na. Sa under ako, 2.20 yan, no? Doon tayo, under 35. Under 35, ha? Nabulat sa atin. Limandaan. Yan. Under. Hindi, kasi sobrang yung meta ngayon. Bilis, yung over, eh. Yung over. Ah, mas, ito yung nagustuhan ko kaninang bet namin nyo, eh. Siguro. Kills yan? Kills. Okay. Ano yung 1-1 dyan? Ano yung 1-1? Itong ano, 47.5, 47.5. Ay, hindi. 46.5. Under over 46.5. Under to, sabi nito. Under 46.5. 500 ulit. Mga kaibigan, if gusto nyo po sabayan yung aming bet, eh, go to rivalry.com/LuponWXT and register using that link, mga kaibigan, to get your up to $200 na welcome bonus. Kung meron kayong question, pumunta lang kayo sa KuyaNic page at mag-PM lang kayo, may mag-a-assist sa inyo doon. Pero syempre, huwag kalimutan to, syempre, bet responsibly, mga kaibigan. So, game number 2, yung ating next na laro, will it be a top 3 finish for the defending major champion OG? In the time na walang nag-expect na manalo sa kanila, given the odds, diba? Or will PSG-LGD show their flex their might na sila talaga yung pinaka-stable na team at saka experience sa team sa major na to. Malalaman natin yan. Quick commercial break lang tayo, Derek. And sa pagbabalik namin, malalaman natin yung draft na already for game number